upang muling magkatagpo. Katagpuin kayo sa inyo pong pangako na kung saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Magpapasalamat kami, Panginoon, at hangad namin at dalangin namin na nawa bigyan niyo kami ng kaunawaan ng sa inyo po mga salita na maragdagan po ang aming pong unawa sa iyong kalooban, tumibay ang aming panampalataya at mayroong kaming gabay na maipamuhay ang nararapat lalo na sa mga kababaihan. Kaya Lord, samahan niyo kami sa aming pong pagtitipon, nawa kayo po magbigay ng kagalakan sa bawat isa. Ano man pong problema ang daradala, Panginoon, o mayroong kabigatan sa puso, nawa ang salita ninyo ang siyang kumakatagpo sa kanila. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, kadalasan para sa ating, first time mo ito, Lena, no? Si, pangalawa. Pangalawa na, okay. Kadalasan mayroong games. Pero sa ngayon, wala mo na si Pastor Arjing pa-games dahil medyo ano rin tayo, medyo late na rin tayo magsimula. So dumako tayo sa salita ng Panginoon. Ito naman talaga ang totoong layunin natin na mahubog ang buhay, ugali, katangian ng mga kababaihan sa kaharian ng Panginoon. At ang iglesia, ito nga iglesia, ang haligit suhay ng katotohanan na siyang maghuhubog sa atin, lalo na sa kababaihan. So ngayong gabi, gusto kong talakayin natin, ano bang kailangan nating maipamana sa ating mga anak, sa ating mga kapatid sa iglesia, kung sakaling tayo ay mawala na sa mundong ito, tayo makapiling na sa Panginoon. Kahit na tayo ay buhay pa, ano ba yung dapat makita ng mga tao sa atin? Lalo na sa mga kababaihan, ano ba ang dapat ninyong maiwan o maipakita sa madla o sa kapwa miyembro ng iglesia? Ito ang ating talakayin, pamana ng isang ulirang babae. Hanguin natin ito, bagamat ito'y natalakay na natin last year, itong isang kasaysayang ito sa Acts chapter 9, verses 36 to 43. Acts chapter 9, verses 36 to 43. Ito ay buhay ng isang babae na kung saan patay na, ngunit pinipilit buhayin. Patay na, ngunit pinipilit buhayin. Ganito ang sabi. Bisaya pala yung nailagay kong Bible. Teka ha, saglit. Og didto man ang simula ng aking binasa. Ganito ang sabi, noon ay may isang alagad sa Joppa nang pangalan ay Tabita, na sa Griego ay Dorcas. Siya ay puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. Na mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Nang siya ay mahugasan na nila, kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. Sapagkat malapit ang Lida sa Joppa, nabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroroon at nagsugo sila sa kanya ng dalawang tao at ipinakiusap sa kanya, pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon. Kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid si taas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak at ipinapakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya ay kasama pa nila. Pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos ay lumuhod at nanalangin siya. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay naupo siya. Iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya itinindig.
Pagkatapos tawagin ang mga banal at mga babaeng balo, siya'y iniharap niyang buhay. Ito'y nabalitaan sa buong Joppa at marami ang nanampalataya sa Panginoon. Si Pedro ay nanatili sa loob ng maraming araw sa Joppa nakasama ni Simon na isang tagapagluto ng balat. Ito ang salita ng Panginoon at ito po ay may kaugnayan sa pamana ng isang babaeng uliran. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli naming bubuksan ang katotohanan ng inyong mga salita. Nawa buksan niyo rin po ang aming mga puso, isipan, upang makita namin ang katotohanan at bigyan kami ng kalakasang maipamuhay ang aming pong matutunan ngayong gabi. Salamat po, Diyos, sa biyayang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, alam natin sa buhay ngayon, ang mga tao, mga magulang, talagang pinagsisikapan nila ang lahat ng paraan para mayroon silang maipapamana sa kanilang mga anak. Sinisikap nilang itaguyod ang kanilang mga anak na paaralin sa mataas na universidad para makatapos ng kolehiyo at magkaroon ng trabahong maganda. Sapagkat ang hangarin ng mga magulang, yun lamang ang kanilang maipamamana. Legacy. At minsan naman, ang mga magulang talaga nang nagpupumahog sa pagtatrabaho, mag-iipon ng pera sa bangko, nagtitipid sa pagkain, minsan nagkakasakit dahil iayaw gamitin ng salapi dahil iyon ay para sa kanilang mga anak bilang pamana. Na hindi naman masama ito. Mabuti naman ito. Kaso lang, isang bagay ang nakakalimutan. Na mayroong isang pamana na kailanman eh, hindi mawawala. At ang pamanang ito, marami pa ang maapektuhan at maaaring maligtas pa. Dahil ang pamanang ito ay ito yung nais ng Panginoon na gawin ng mga nanay, ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kahit walang pera, kahit walang kayamanan, ay pwede nilang maiwan ito. Hindi lamang sa kanilang pamilya at mga anak, kundi maging sa iglesia, maging sa mga kapitbahay. At ito ang pamana o legacy na pagiging ulirang babae. Now dito sa ating binasa, makikita natin ito sa halimbawa ni Dorcas. Marami siyang naipamana sa mga tao. Balitang balita sa buong Joppa. At karamihan ng kanyang mga naging kasama, kapwa kababaihan din, mga balo, mga mahihirap. Ngunit itong si Dorcas, hindi salapi ang kanyang ipinamana. Bagamat siya'y namimigay, tumutulong sa mga mahihirap, inaabot niya ang nangangailangan, ngunit kahit siya'y patay na, binubuhay pa rin siya ng kapwa niyang kababaihan. Hindi dahil gusto nila lang gamit ng pera, binubuhay dahil hindi nila makalimutan ang pamanang iniwan ni Dorcas sa kanila. At ito ang kulang sa maraming mga Kristiyano ngayon. Maraming tao na hindi Kristiyano na talagang nagkukumahog, yumaman, mabantog, alang-alang sa kanilang may iwanan. Pero kadalasan, yung mga napag-iwanan, naliligaw ng landas. Bagamat taglay nila ang lahat ng kayamanan, kabantugan, pero isang bagay, wala silang kaligtasan. At bilang Kristiyano, tayo, yan ang ginagawa ng Diyos sa atin, hinuhubog tayo sa isang totoong katangian ng isang anak ng Diyos. At itong pinakamayamang legacy o pamana ng mga nanay sa kanilang mga anak at sa kanilang kapwa. At ito nga, si Dorcas, bagamat siya ay mayroon ding kapintasan at kahinaan, ngunit siya ay isang magandang halimbawa para sa atin, lalo na sa mga kababaihan. So, kilalanin natin si Dorcas. Una, sino ba siya? Ikalawa, ano ang kanyang mga nagawa? At ikatlo, paano siya binuhay sapagkat siya namatay? Anong dahilan? Una, tignan natin, sino ba itong si Dorcas? Ang sabi sa verse 36, makikita natin
yung kanyang buong pagkatao bagamat hindi kumpleto, pero diyan makikita natin kung paano siyang inilarawan. Ang sabi noon, ang sabi rito, noon ay may isang alagad sa Jopa na ang pangalan ay Tabita. Nasa Griego ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. Unang-una pansinin natin, itong si Dorcas ay isang karaniwang mananampalataya lamang. Hindi siya espesyal. Pero sa kanyang pagkakatawag, hindi lang siya ordinaryong mananampalataya, kundi siya ay isang disciple, alagad. Ang sabi diyan, isang alagad sa Jopa. Nabihira sa mga kababaihan, matawag ng mga alagad. Kundi talaga ang sabi lang, tagasunod. Pero kung ito alagad, ibig sabihin itong si Dorcas, hindi siya kontento sa kanyang pagiging Kristiyano lamang, kundi nais niyang sumunod talaga sa Panginoon. Now, yan ang hangarin ng Panginoon sa atin. Kaya mayroong mga fivefold ministry, prophet, apostles, evangelists, pastors and teachers para i-equip hindi lamang ang buong iglesia, lalo na sa mga kababaihan, na sila'y dapat maging alagad. Maging alagad ng Panginoon. Pag sinabing alagad, siya'y tapat na tagasunod ni Kristo. Tinutularan niya si Kristo. At hindi lang kalalakihan ang dapat tumulad kay Kristo, kundi maging kayong mga kababayan. Tingnan niyo anong ginagawa ni Jesus tulad ng ginagawa nito ni Tabita. Basahin natin ang Acts chapter 10, verse 38. Ito ang ministeryo ng Panginoon nung siya ay nabubuhay pa at ito'y pinahayag din ng mga alagad. Ang sabi rito sa Acts chapter 10, verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagat kasama niya ang Diyos. Now si Tabita, si Dorcas, hindi siya nagpapagaling ng mga may sakit. Hindi siya gumagawa ng himala. Pero isang bagay mapapansin natin, siya ay tagasunod ni Kristo. Sapagat ang sabi sa ating text, siya ay gumagawa ng mabubuting gawa. Yan ang tinularan niya, kaya tinawag siyang disciple of Christ sapagkat siya'y puspos ng mabubuting gawa. At tignan natin ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya sa Hudyo ay Tabita. Pero nagkaroon siya ng bagong pangalan sa Griego na. Sa kanyang pagiging Kristiyano, ang pangalan niya ay Dorcas. Dorcas ang ibig sabihin, usa. Ang usa ay isang sagisag ng kagandahan. Ang ganda ng kanyang anyo, ang ganda ng kanyang kilos, mayumi. Talagang yon si Dorcas, tinawag siyang maganda, hindi dahil siguro sa mukha niyang maganda, ngunit yung kagandahan niya sa loob, nakikita sa kanyang panlabas, sapagat ang sabi diyan, siya ay puspos ng mabubuting gawa. Alam niyo ba na ang mabubuting gawa, pag ikay naging Kristiyano, yun ang inilagay ng Diyos na biyaya sa bawat Kristiyano. Ephesians chapter 2 verse 13. Tayo yung pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo at inalaan ang mabubuting gawa na siyang dapat lakaran. Kaya ang ibig sabihin ng mabubuting gawa, hindi yung, kasi nagagawa rin ng mga unbeliever yung mga good works eh. Pero ang good works nito na kabigay ng Panginoon kapag ikay naging Kristiyano ay yung good works na ang Diyos ang naluluwalhati. Yun lang talagang naluluwalhati, hindi ang kanyang sarili, hindi ang kanyang mga tao, bagamat nakikitang maganda, natutuwa sila, pero bumabalik talaga ang glory sa Panginoon. Kaya mapapansin natin to. Marami tayong mga kapatiran dito na gumagawa ng good works. At alam natin ang Diyos na naluluwalhati dahil hindi niya ipinagmamayabang yung kanyang ginawa. Ayaw magpakilala.
Kaya nga, yun yung good works na ang Diyos ang nalulwalhati. At yan si Dorcas, yan ang kanyang buhay. At angkop siya sa kanyang kagandahan dahil sa good works, dahil ang lugar ng kanyang tinitirhan ay Joppa. Now, Joppa, ang ibig sabihin is beautiful. Kaya yung kanyang pangalan as Dorcas, angkop sa kanyang pagiging Kristiyano at angkop din sa kanyang tirahan. Well, sa atin, wala tayong ganun lugar. Maaring tayo, eh, hindi naman tayo Dorcas, pero we are Christian, like Christ. Ang isang Kristiyano, kaya tinawag na Kristiyano dahil natutulad kay Kristo at tayo'y nakatira sa kanyang templo, sa kanyang lugar. Angkop talaga ng isang mananampalataya dapat nasa tirahan ng Diyos at nangungugali sa Diyos. Now, hindi naman kay lalaki na maaring mangaral kasi yan pagsunod kay Kristo, pero isang bagay na bilang tanda ng tagasunod kay Kristo, siya ay gumagawa ng kabutihan at gumagawa ng pagkakawang gawa. Hindi lamang siya talagang punong-puno sa good works, at the same time talaga, ano siya eh, yung puno-puno ng benevolence ba? Talagang umaabot siya, inaabot niya ang mga mahirap. Kaya naman, siya kahit patay na, para sa mga balo, eh gusto siyang buhayin. Hindi nila makalimutan yung iniwan ni Tabita. So, siya'y pinagpala talaga. Pinagpala ng Diyos. At masabi natin, maaaring may kaya rin ito sa Tabita dahil nagagawa niyang gumawa ng mga pinagmamalaki ito ng mga balo. Verse 39, diba? Sabi dyan, yung sinabi nung dumating si Pedro, kaagad tumayo si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya, kanilang inihatid siya sa silid si taas. Lahat ng mga babaeng balo ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak. Talagang lungkot na lungkot sila na wala na si Tabita at ipinapakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama nila. Doon lang ito inilantad eh. Doon inilantad ang mga balo yung ginagawa ni Dorcas na kabutihan noong nandun na si Apostol Pedro. So nagpapala siya sa iba eh. Mahabagin siya. Tumatanaw siya sa mga nangangailangan. Isang larawan ni Kristo yan. Kasi si Kristo, ang sabi doon sa Acts chapter 10 verse 38, naglilibot din si Jesus Christ para gumawa ng mga mabubuting gawa. So itong si Tabita is like Christ. Ngayon, pangalawa, bagamat natalakay na natin yung mga gawa, itignan natin yung mga gawa niya. Mga gawa niya. 36 again. Ang sabi diyan, yung gawa ni Tabita, hindi minsan. Hindi ko may panahon. Hindi ko maisipan lamang. Ang sabi diyan, siya'y puspos. Puspos ng mabubuting gawa. Filled with good works. Now, ang mabubuting gawa rito, alam natin, ang Diyos talaga naluluwalhati. Hindi ang kanyang sarili. At sa kanyang sarili naman, siya ay nagkakawang gawa. Maliban doon sa good works na ginagawa niya, ay talagang nag-aabot pa rin siya ng higit pa sa kanyang nakakayanan. Puspos, pag sinabing puspos, tigmak, di ba? Yung dugo. Tigmak, tagos, yung mga ganong salita. Pag sinabing puspos, natatabunan talaga ang isang bagay. At ang pagkakaloob ng mabubuting gawa, unang-una ay binibigay niya ang kanyang sarili. Tulad ni Christ, ng ating Panginoon, puspos ng kabutihan si Christ sapagkat kahit na tayo'y makasalanan, ibinigay niya talaga ang kanyang buhay alang-alang sa ating ikabubuti at yan ay sa ating ikaliligtas. At ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, lahat ng Kristiyano taglay ang good works na ito. Basahin ko lang yung Ephesians chapter 2 verse 10. Ganito ang sabi, after na tinalakay yung kaligtasan sa verse 8 hanggang 9, na ito'y gawa ng Diyos, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. Pinakamahusay. Pinaka-portrait ng God ang mga Kristiyano na ninalang kay Kristo Jesus para sa
good works na inihanda ng Diyos nang una pa upang siya nating lakaran. Yung good works na ito, hindi ito likas sa atin, kundi ito'y inihanda ng Diyos sa bawat Kristiyano na siyang dapat nating lakaran, na siyang dapat nating ipamuhay. Dapat nating ipamuhay. Now, malalim ang kahulugan yan. Ibig sabihin, wala sa atin yung pagiging sakim, wala sa atin yung pagiging makasarili, wala sa atin yung, yun nga, makasarili, di ba? Kundi talagang open tayo, open, hanggat mayroon tayong magagawa. Kaya sinabi ni Pablo sa Titus chapter 3 verse 8, noon ay may isang alagad, sana ba ako? Titus chapter 3 verse 8, tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay nito upang ang mananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa good works. Ang mga bagay nito ay pawang mabubuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Nakita nyo? Hindi lamang sa sarili na siya ay talagang natataas ng Diyos, pero lahat yung mga good works na ginagawa natin ay maraming taong nakikinabang. Hindi ka talaga makakalimutan. Legacy yun ng isang babaeng uliran. Hindi talaga makakalimutan sa amang lugar, anumang panahon. At ito ang pinakadakilang patutuo nito ni Dorcas. Naaaninag sa kanya ang larawan ni Kristo. Nakikita sa kanya kung sino si Jesus. Malalahanin siya sa mga balo. Alam natin mga balo, talagang wala nang protection sa sarili yun. Dumidepende na lamang sa mga taong malakas na pwede siyang proteksyonan. At ito, babae ang nagprotekta sa kanila. Kaya dakila ang kanyang testimony pagdating sa Panginoon. Kaya nga itong mga balong ito, duguan talagang puso nila na wala itong si Dorcas. Kaya anong ginawa? Agad nilang tinawag si Pedro. Bakit? Sapagkat si Pedro, alam natin, bantog siya na siya ay sugo ng Diyos at gumagawa ng himala. Yun ang pag-asa nitong mga babaeng balong ito. So ito ang utos din ng ating Panginoon. Matthew 5:16, ang good works, no? Ito yung legacy natin eh. Ito yung dapat na maiwan natin sa lahat ng tao. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:16, paliwanagin ninyo nang gayon ang inyong ilaw, ang inyong pagiging Kristiyano sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At anong kasunod? At luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Napakasarap po na malaman, lalo na kayong mga kababaihan, na sa tuwing ginagawa ninyo ang good works na ito, na ang Diyos talagang naluluwalhati, hindi lamang yung gawa mo ang nakapagluluwalhati sa Diyos, kundi lahat ng mga taong nakasaksi, nakaranas ng kabutihan mong gawa sa iyong kapwa. Yun ang sabi ng Panginoon, pagliwanagin ninyo ang inyong pagiging Kristiyano. Now, hindi natin magagawa ito kung wala tayo palagi sa pagtuturo ng Panginoon. Ephesians chapter 4 verse 11, sadya talaga nagbigay ang Panginoon ng pastor at mga guro upang i-equip ang bawat miyembro nang sa ganun maisagawa nila ang kanilang tungkulin sa ministeryo. At isa na rito ay ang good works. Bawat Kristiyano, taglay ito. Tayo'y pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo na tayo'y pinaglaanan ng good works. Wala tayong ibang gift sa iba. Pero ang good works nandyan. Yan ang anino at itsura ni Kristo sa bawat Kristiyano. Kaya ang sabi ng Panginoon, pagliwanagin ninyo upang makita ang inyong mabubuting gawa. Ibig sabihin, dapat yung good works natin, ito rin ay nagbubunga. Totoo yan, hindi man tayo umasa na makakita tayo ng bunga sa ating mga nagawa, pero
sa mata ng Diyos, ito'y nagbubunga. John chapter 15 verse 8, ganito ang sabi ng Panginoon. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. So gaya ng kwento namin kanina ni Sister Nita, si Carlo na discipline, bagamat umamintang matagal siyang isang Kristiyano, alam niyang katotohanan. Dapat yung katotohanan ng kanyang natutunan, hindi niya dapat pabayaan. Kaya ngayon tinimo anak niya. Sabi ko, nagiging bastos yung anak ni Carlo, walang galang sa mga matatanda. At saka kumagsalita, hindi dapat ganun ang pamana ng mga magulang. Masakit man, pamangkin ko yun. Pero aktong napagkwentuhan namin, masakit, mahirap isipin. So dapat bilang Kristiyano, wala man tayong ibang gift, hindi man tayo marunong mag-preach, mag-share. Pero ang good works, pwede natin gawin . Nasa atin yan . 1 John 3:18, ganito ang sabi. 1 John 3:18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Nandun na naman yun, gawa. Alam natin yung gawa na sinasabi dyan, mabubuting gawang taglay natin na siyang dapat nating lakaran. Maging mabunga tayo sa bawat good works natin. At yan talaga yung magbubunga. Colossians 1.10, ang sabi sa Colossians 1.10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Hindi pwedeng magkahiwala yan . Yung pamumunga natin ng good works at paglago natin sa Panginoon, hindi pwedeng maghiwala yan. Magagawa mo lamang mamunga ng good works kung lumalago ka sa Panginoon. Kaya nga pagka tayo po ay nalalayo o na-step tayo outward no, sa fellowship with God, sa presensya ng Diyos, nakagawa tayo ng hindi tama. Nag-iisip tayo ng hindi tama. Nangungugali tayong tulad ng sasanlibutan. Kaya dapat lang tayo laging nasa pakikisama ng Diyos. Saan natin maranasin yung pakikisama? Hindi yung pupunta ka sa bundok o maasa ka na kasama mo ang Panginoon. No. Ang means of grace binigay sa atin ng Panginoon, pagsamba, worship, prayer meeting, paggawa ng good works, kasama natin ang Panginoon dyan. Mananatili yun at hindi maaaring mawala. 1 Timothy chapter 6, verse 18, karagdagang talata. Ang sabi pa ni Pablo rito, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Good works and generosity, benevolence, hindi dapat nagkakahiwala yan. Ang sabi ni Pablo rito, maging mayaman tayo sa good work. Maging mayaman. Nagiging mabangong samyo ang ating testimony sa Panginoon kapag ginagawa natin na yumayaman tayo sa good works. Titus 3:14, panibagong dagdag. At nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa. Okay? Matuto tayong magmalasakit o gawin natin ang good works sapagkat yan ang paraan kung paan natin maluwalhati ang Diyos. Diba? In everything, do all for the glory of God. Pagmalasakitan natin yan para sa matitinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Sumikita natin kagandahan ni Tabita, ni Dorcas. Kita natin sa kanyang pangalan at sa kanyang mga gawa. Napakaganda. Dapat lang tularan.
Ikatlo, tignan natin ikatlo ang kamatayan ni Dorcas. Now, hindi naman kailang mamatay muna tayo, no? Ang ibig sabihin niyan, talagang dito sa ating pag-aaral, pinakita rito kung gaano kayaman ang isang taong gumagawa ng mabuti. Gumagawa ang Diyos ng himala. Hindi man tayo muling mabuhay, pero gumagawa ang Diyos ng hindi malilimutang pamana sa lahat. Kaya makikita natin, buong Jopa, bantog si Dorcas, at marami ang sumampalataya sa Diyos. Basahin natin muli, 37 to 43. Buo lang natin basahin, ano? Nang mga araw na yon, siya ay nagkasakit at namatay. Nang siya ay mahugasan nila, biro mo, sila mismo nag-imbalsamo nito eh, mga kababaihan. Pinadama nila ang kanilang pagmamahal. Sila nag-imbalsamo. Iba yung imbalsamo nung araw eh. Ngayon eh, imposible nang mabuhay muli kasi inaalisan ng ano, bituka pa yun. Doon, hinuhugasan lang katawan yung mga pabango. Hinugasan na nila, kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. Ito yung pagmamalasakit itong mga babaeng ito. Sapagat malapit ang lida sa Jopa, nabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroroon. Nagsugo sila sa kanya ng dalawang tao at pinakiusapan sa kanya, "Pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon." Kaagad namang tumayo si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya, inihatid siya sa silid sa taas. Lahat ng mga babaeng balo, mga natulungan, ay nakatayo sa kanyang tabi at umiiyak. Anong makikita natin kay Pedro rito? Yung pag-iyak na yon. Damang-dama ni Pedro ang pagmamahal ng mga babaeng ito sa isang babaeng ordinaryong Kristiyano lamang. Siyempre, alam naman natin si Pedro ay sugo ng Diyos. Teka, mamaya ka. At ipinakita ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya ay kasama pa nila. Ginawa ni Pedro, pinalabas silang lahat at pagkatapos ay lumuhod at nananalangin. Nanalangin. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, "Tabita, bumangon ka." Na para kay Pedro, hindi ito mahirap sa kanila. Sapagkat sila'y sinugo ng Diyos. Utos ng Panginoon sa mga apostol. Apostol lang ha. Na sila'y magbuhay ng mga patay. Na sila'y magbukas ng mata sa mga bulag. Na sila'y magutos sa mga pipi na magsalita. Bakit? Sapagkat yun ang tanda na sila'y totoong mga apostol at sugo ni Kristo. Tulad kay Kristo, paano napatunayan si Kristo nga, si Jesus? Siya'y gumagawa ng himala. Kaya nga si Nicodemus, ang sabi ni Nicodemus, "Rabbi, nakita namin na ikaw ay mula sa Diyos." So, kaya hindi katakataka na itong mga apostol na ito, talagang gumagawa ng himala, batay doon sa kasalukuyang kalagayan. Eh, hindi na pwede natin gawin yun, mga pastor. Pagmamayabang na yun eh. Pwede tayo mag-pray. Kasi ang Diyos naman talagang gagawa. Pero naniniwala pa rin tayo sa miracle. Pero ayon lang sa Diyos. Hindi tulad kay Pedro, sa panalangin niya, yung kahilingan niyang buhay nito, ay talagang sinunod ng Panginoon upang lahat ng tao sa Jopa makilala na itong si Pedro talagang siya ay sugo ng Diyos. Kaya anong ginawa? Nabuhay, binuhay ng Panginoon. So nakita natin si Tabita nagkasakit. Siguro malubha yung sakit niya sanhi ng kanyang kamatayan. So ano nakikita natin doon? Hindi tayo dapat malungkot, hindi tayo dapat sumama ng loob kapag tayo nagkakasakit sapagkat maging ang babaeng ulirang ito, alagad ng Diyos, ay nagkakasakit din. Nagkakasakit at namamatay. So aral sa atin, pag tayo nagkasakit, pray. Manalangin tayo sa Diyos. Gamitin ang mga means ng mga gamot na yan sapagkat ang Diyos nagbigay ng katalinuhan sa mga doktor na ibigay lahat ng mga bagay na yan. Walang exempted sa kamatayan eh, di ba? It is appointed
unto man wants to die. Talagang itinakda na yan, hindi natin mapipilit yan. So, pag ang kamataan pagkakasakit ni Dorcas, eh, dapat lang maging alas sa atin. Kung magkasakit man tayo, darating tayo dyan. Pero, huwag tayo magpabaya. Namatay ito dahil mayroong gustong gawin ng Diyos na patotoo. At siya hindi pinabayaan. Maraming nagmamahal sa kanya, maraming humiling sa kanya. Kaya napakasarap din na kung tayo man ay may problema, may karamdaman, dapat paalam natin sa iglesia, please pray for us. Pray for me. Kailangan talaga mayroong magmamalasakit sa atin. Iyon yung time na wala tayong magawa eh. Kundi ang humingi ng tulong sa kapwa kapatid at lalo tigit sa ating Panginoon. So siya pinagmamalasakitan ng lahat ng mga tao. Di ba't napakasarap na kung may karamdaman ka, nagmamalasakit lahat ang mga kapatiran sa atin. So pinatawag na si Pedro para ipanalangin. Pero si Pedro, pinaalis niya kasi gumagawa talaga siya ng himala at hindi niya ipinakita ito sa mga tao kung paano ang ginawa niya, tanging siya lang at ang Diyos. So, siya binuhay ng Diyos. At ang pagkakabuhay na ito ng Panginoon ay para sa magandang patotoo na lahat ng tao sa Diyopa, ang sabi sa katapusan, verse 42, at ito'y napabalita sa buong Diyopa at marami ang nanampalataya sa Panginoon. Yun ang reason, yun ang dahilan kung bakit gumawa ng himala ang Diyos. Sa ating panahon ngayon, mga pastor mahiling gumawa ng para sila'y sumikat. Hindi para ang Diyos ay maluwalhati at maraming maligtas. So, yan ang nakita natin. Pero dahil sa kabutihan ni Dorcas, sa kanyang good works, talagang minahal siya ng Diyos. Minahal siya ng mga kapatiran, ng mga kapwa-tao. Marami ang nanampalataya dahil sa kanya. Kaya ito ang magandang pamana. Marami ang sasampalataya dahil sa magandang pangalan na ating iniiwanan. So, anong aral, mga kapatid? Isang aral dyan, may kita natin. Hindi tayo pwedeng mga tuwiran na hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo, may pera ka eh. Kaya ka nakakatulong. Kaya ka nakagawa ng kabutihan. Hindi natin pwede katuwiran yon. Yun ay isang bagay na selfishness. Kasakiman yun, makasarili yun. Bakit? Ephesians 2.10, tayo'y pinaghandaan ng Diyos ng good works. Nasa atin yun. Yung good works na yun, hindi para tayo ang makilala, kundi ang Diyos ang naluwalhati. Kaya sa anong pamamaraan, eh pwede pa rin tayong gumawa ng kabutihan. Hindi sukatan yung pera. Hindi sukatan yung pagiging mayroon ka. Kundi ang sukatan dito, nais mo bang matulad kay Kristo na gumagawa ng kabutihan sa ibang tao? Anong layunin? Upang siya'y sumampalataya sa Panginoon at siya'y maligtas. Ito ang kagandahan na kailan may hindi kukupas. Hindi ka makakalimutan. Patay ka na, ngunit binubuhay ka pa rin sa kanilang alaala dahil napakaganda mo sa iyong mabubuting gawa. So yan po ang ating paksa, ang pamana ng isang ulirang babae. Nawa, eh, share rin natin lakaran yung kabutihan gawa na yun na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Nawa, ito po ay nakapagpapatibay ng aming pananampalataya at nakapagdadagdag sa amin ng layunin, ng motivation upang mamuhay kami sa kabutihang gawa na inyo pong ibinigay sa amin na siyang dapat naming lakaran. Hindi para kami makita at makilala, kundi upang ang mga maabot ng kabutihan ito na aming magagawa sa simpleng bagay, sa simpleng paraan,
ay maghatid sa kanila sa pananampalatay kay Kristo. Sapagkat malalaman nila na nagagawa namin ang ganong kabutihan dahil kami ay mga Kristiyano. Maraming salamat po, Diyos. Palaguin ninyo, patibay ninyo ang mga kababaihan dito sa iglesia nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Gandang gabi.